Hey guys! Kumusta kayong lahat? Welcome dito sa channel. Sana nasa mabuti kayo. In today's video, tuturuan ko kayo kung paano kumuha ng sharp na photo palagi sa buong buhay mo. Ang tindi! Ano ba ang ibig sabihin ng sharp na image or sharp na photo pagdating sa photography? Ito ay kung saan yung subject mo ay perfectly focused. Ito ang resulta ng accurate na focus at tamang settings ng camera. Pagdating sa mobile photography, madaling i-focus ang subject natin. No? I-click mo lang yung screen mo at meron dyang dilaw, focus na yan. Meron akong ginawang video tungkol dyan, so ililink ko dyan, panoorin nyo. Etong video na to ay hindi tungkol sa mobile photography. Ang gagamitin ko ngayon dito ay DSLR camera. Ang ibig sabihin ng DSLR ay Digital Single Lens Reflex Camera. Sa DSLR camera, pwede ka rin magpalit ng iba't ibang lens at sa iisang body lang. Ang mga DSLRs ay isang uri lang ng digital camera. Maraming klase ng digital cameras, no? Kagaya ng mirrorless cameras, point and shoot camera, yung cellphone mo, sport camera or action cameras kagaya ng GoPro, yan, mga uri yan ng digital camera. Masasabi natin na digital yung isang camera kapag it can capture photographs in a digital memory. Ang DSLR cameras ay magaganda yung resulta ng images niya. Pang-professional talaga yung itsura. Kaya mas madalas ito yung ginagamit. At saka, pwede ka magpalit-palit ng lens. So, paano na natin masisigurado ngayon na sharp yung mga image natin palagi? Sa landscape, madali lang kumuha ng sharp na image. Iakit mo lang yung aperture mo, like for example, F11, F22, ganyan. Sigurado yon, sharp na yung image mo. No? Pagdating sa portrait photography, dyan mas madalas sumablay. Eh. Halimbawa, meron akong client na pinicturan way back. Pagdating ko sa bahay, akala ko, nung chinek ko, yung picture dun sa screen ng camera ko, okay, sharp, ayos to. Pero pagdating ko sa bahay, tinignan ko na sa mas malaking screen, wala. Ang focus ko, nasa ilong. So, ganon, yung mga tipong ganon, no? Akala mo sharp na yung photo mo, pero hindi pa pala. So, paano natin may iwasan yun? Pagdating ka sa portrait, ang kailangan natin gamitin dyan, or malamang sa malamang ang gagamitin mo dyan, ay yung maliit yung depth of field. Ibig sabihin nun, para sharp yung subject mo at malabo yung background para mas madaling makita, mas malinis tignan at mas pang professional yung itsura niya. Para masigurado natin na sharp yung photo natin, ang dapat natin gawin ay una, gamitin natin ang autofocus sa camera natin. Pangalawa, limitahan natin ang ating mga focus points. Pangatlo, siguraduhin natin na nasa tamang pwesto yung focus point natin. Pang-apat, gamitin natin ang manual focus. Parang confusing, no? Kasi dun sa una, gamitin ang autofocus, tapos eto, sa huli, merong gamitin ang manual focus. So, ipapaliwanag ko yan mamaya kung bakit. Kaya kailangan natin gamitin ang autofocus kasi malupit ang mga autofocus sa mga camera na ngayon. Matitindi yan. Hindi natin pwedeng hindi gamitin yan. Kasi mas gagaan yung pagpo-photo mo kapag naka-on yung autofocus. Halimbawa, pag kinukuhanan ko yung anak ko, hindi ko naman pwedeng ilagay yan sa isang tabi lang o dito ka lang. Huwag kang gagalaw. Hindi naman pwedeng ganon, di ba? So, ang autofocus, malaking bagay para sa akin. May mga nagsasabi na kailangan manual focus lang tayo kapag kukuha tayo ng portrait. Ano sa palagay nyo? Pero para sa akin, wala naman akong naging problema kapag ginagamit ko yung autofocus. So, it's up to you kung saan yung ano. Yeah. Dito sa camera na gamit ko, meron akong madalas na ginagamit. Yung AI focus at saka AI servo focus. So, ano ba yung pagkakaiba nun? Ang AI focus ay it will continuously focus yung subject tapos ilalak niya kapag hindi na siya gumagalaw. Tapos pag gumalaw ulit, mag-refocus siya. Tapos, yung AI servo focus naman,
ay it will continuously focus yung subject pero hindi siya maglalak. Lagi lang siyang galaw ng galaw, focus lang siya ng focus, no? Para siyang... Kapag gusto mong i-refocus yung subject mo, halimbawa na iba ng pwesto, meron kang dalawang option, pwede kang mag-customize. Sa iba, built-in na yan eh. Yung meron diyang AF on, ipipress mo lang yan, marirefocus na yung subject mo. Tapos yung isa, kung hindi mo trip mag-customize, i-half press mo lang yung shutter button, it magre-refocus yan. Pag kiniklik mo yan, half press mo, meron dyang parang mag-indicate na green. Yan, ibig sabihin, nakafocus na yung subject mo. Tapos, sa lens mo naman, siguraduhin mo na nakapoint siya dun sa AF. Ibig sabihin on autofocus, kasi meron dyan AF at saka MF. Yung MF, yung manual focus, mamaya ipapaliwanag ko sa inyo yan. Tapos yung AF is autofocus. Pangalawa, limit your focus points. Dito sa camera na gamit ko, meron tong 65 focus points. Ang 65 focus points na yan, ibig sabihin, maraming option yung camera ko kung saan niya ilalagay yung focus. Pero ang importante dito, kung saan mo ilalagay yung AF point selection mo. Para sa akin, effective yung manual point selection. Meron ako ditong 1 point autofocus. Tapos sa pamamagitan ng joystick ng camera ko, magagalaw ko kahit saan ko gusto ilagay yung focus point ko. Pangatlo, tamang pwesto ng focus point natin. Ang focus point natin ay dapat nasa mata. Mahalaga na ipwesto natin yung focus point natin sa tamang posisyon, lalong-lalo na kapag yung ginagamit mo na lens ay maliit yung depth of field. Halimbawa, ang ginagamit mo ay f1.2 or 1.4, 1.8, maliliit yung depth of field yan. Ibig sabihin, maliit yung focus point. So, mas dapat na specific kung saan mo siya ilalagay. Pang-apat, gamitin ang manual focus. Sabi ko kanina, gamitin yung autofocus, pero bakit merong manual focus? Para sa akin, ginagamit ko yung manual focus kapag low yung contrast ng subject or ng paligid. Kapag sobrang maliwanag or kapag sobrang dilim. Tapos hindi na talaga kaya ng autofocus. So, dun ako sa manual. Kagaya nung nabanggit ko kanina, dyan sa lens mo, meron dyan AF at saka MF. So, kapag gusto mo ng manual focus, isi-switch mo lang siya sa MF. Tapos, ibig sabihin nun, ikaw na ang mag-manual rotate ng lens mo. Kasi sa harapan ng lens mo, meron dyan ring na iikot-ikot. Yun, maipo-focus mo yun doon sa pamamagitan ng pag-ikot-ikot noon. Okay? Tapos meron din factor yung distansya mo dyan at saka yung distansya at saka yung tamang angulo, no? Halimbawa, 50mm yung gamit mo na lens or 85mm. Tapos depende pa yan sa aperture ng lens mo. Nakadepende dun yung distansya mo sa subject mo. Malalaman mo yan along the way kapag na-experience mo na, no? So, mas maganda kung habang pinapanood mo to, meron kang hawak na camera, sinasabayan mo ako, no? Lahat ng mga sinasabi ko, ginagawa mo dyan sa camera mo. Mas maganda yon, mas matututunan mo at mas maiintindihan mo yung sinasabi ko. Yun lang guys, no? Like, comment kayo kung ano masasabi nyo dito sa video na to. Kung meron kayong ibang paraan kung paano kayo makakuha ng sharp na photo, sabihin nyo dyan sa akin. Kung hindi nyo nagustuhan yung video na to, sabihin nyo sa akin. Kung meron akong hindi nasabi, sabihin nyo dyan sa akin, okay? Subscribe kayo kung hindi pa, and I will see you sa sunod na video. Bye-bye!